13 ng Marso, Biyernes, sa 2nd linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito. Humukay para sa pisaan ng ubas at nagtayo ng toreng bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaba ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba, at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, pero ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang, ito ang tagapagmana, patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Kaya sinunggaba nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Sinabi nila sa kanya, hindi niya kaaawaan ng masasamang taong iyon. Pupuksain niya ang mga iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan. At sumagot si Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Nang marinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinhagang ito, naunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ni Jesus. Huhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Napakahirap maagawan ng isang bagay na alam mong nakalaan naman para sa iyo. Ngunit dahil sa kapabayaan at kawalan ng interes, sa huli mo na lang maiintindihan na ikaw pala ay isang katiwala lamang at kahit kailan ay maaaring mawala sa iyo ang mga pribilehiyo at kapakinabangan. Ito ang nangyari sa mga Hudyo na pinagkatiwalaan ng Diyos. Ngunit dahil sa hindi nila pagtanggap kay Jesus, ang kaharian ay nauna pang natanggap ng mga dayuhang bansa. Ganito rin ang mangyayari sa mga biyayang hindi natin ibinabahagi sa kapwa dahil sa karamutan. Pagsasagawa, kumilos ka upang ang ipinagkatiwalang biyaya ng Diyos sa iyo ay magkaroon ng paglago at masaganang ani. Tandaan mo, mas masakit na ikaw ay mawalan.